Bale, papunta na ako ngayon sa bus stop. So, first bus stop. Kasi dalawang rides kami, guys, na puntang LTA. So, balikan ko kayo mamaya pag nasa bus stop na kami. So, dito na ako sa first bus stop, guys. Mga sa 7:58 padadating yung bus na papuntang Antarctic Center. Ngayon ko nandiyan na yung bus. Antarctic Center, tapos dito sa Antarctic Center ang last stop. Tapos may darating naman dito na bus sa puntang MTA. Yan. Yan mga klasiko. Chika minute muna yan while waiting sa bus. Thank you.
farmland. So, ika-third day na mo karon, guys. Bale, diri mi nagdiretso sa farmland. Kay palitan Manila o gumboots. So, apila na sa tuition na gibayaran na to, guys, no? Palitan tanilag mga PPE for dairy farming. Dari sa farmland sa sulod, so dira, bale, sukat, magpili mi og kanang kuan, boots na magkasya sa mo, anagam boots. Yan, mga classmate na ko. So, kanang nagikan dari sa NTA. Paatuon mo dari sa farmlands giyod para sukatan mo mga gambots. Kailangan na natin, guys, pag mag-milking ta. So, after na mo na ano, na palitan ang boots. Dari siya sa farm. Yan, sukatan na sila. Hanap sila ng size nila magkasya sa kanila, guys. So you want to go one size down from there? Yeah, okay. After magsukat sa boots, oh, sukat na po sa... Pareho tayo built, Mar. Medyo, Mar. PPE nila. Para makapamantay jacket good. So, hindi mo na kailangan magbayad na, guys, ha? Kasali na sa tuition bakyo. Na di bayaran. Boots and PPE. Okay, tapos na sila mag-shopping. When you pull it out, yeah. I'll... So, yan yung school namin, guys. Ito yung classroom namin yan. Yan yung classroom namin. Once a day. Gibayaran sa tuition daan ang sapatos. Practice na biyo. Motor sa ike. That's the neutral light there. So. And riding a motorcycle.
Unsa man ta karon? Fancy. Oh, fancy. So, tudlaan ni ma'am, fancy. Ano pa ginagawa yung fancy, Jamie? May kuryente na yan. Ano yung ginagawa mo, Jimmy? Tinitingnan natin kung meron pong kuryente. Paano natin malalaman kung meron kuryente? Agbo natin o kaya tingnan natin din. So like that, meron siyang 4.7? Opo. So may kuryente siya? Meron. Mataas po ang kuryente. Okay. Thank you, Jimmy. So, mauna yun ang ginabukat na to. Ayaw yung ka ng koral. Guys, bali ito yung feel kung saan kami napapractice na mag-motorbike. Yan. Talaga kailangan matuto ka talaga mag-motorbike, guys, kasi itong pag-motorbike yung gagamitin natin sa pagka-cause-in ng mga baka pag na-assign na tayo sa farm. So, it's either nasa dalawa lang yan eh, motorbike or quad bike. So, yung iba nagka-drive ng quad bike at yung iba naman tractor. So yun, yung iba doon nagpa-practice. Yan. Yan. Yan si Rio. So kailangan matuto talaga tayong mag-drive ng motor, no? So ito guys, quad bike na naman yung pinag-practicean ko ngayon. So stop lang after mo doon sa motorbike, quad bike na naman. Then after sa quad bike, tractor na guys, naka-base na ako ng overall namin. Ito kasi kailangan kasi naka-overall kapag nagme-milking. So, itong overall, pagdating nyo dito sa MTA, sa I think first day of school namin noon, pumunta kami sa farmlands. Pinapili na kami ng size namin sa ng overall uniform namin para sa pagme-milking. So, ito kailangan naka-PPE ka. Tapos may boots. Yan, boots. Bale, parang kasali na din ata to sa tuition fee na binayaran natin. Ito mga overall natin. Overall na ginagamit namin sa pagmimilking. So yan si Jun kasama ko. Siya partner ko ngayon sa pagmimilking. Dito sa Kay Andina Farm. Magdihiri na kayo guys. Para maraan na tayong mabahong baka. Nakasuot pa siya ng NTA na uniform yan. It
Ito yung ano guys. Trademark yan. Pag once na student ka na dito sa NTA. Yan. So guys, papakita ko lang sa inyo yung shed na kung saan kami nagpa-practice na mag-milking. So guys, ito yung shed na dito kami nagpa-practice. Every Monday and Wednesday yung schedule namin na mag-milking. So, ito yun. Itong shed na to guys is herringbone. Herringbone type yung ano, yung shed nila dito. So mamaya pa kasi 2 p.m. So nagka-house in pa lang yung ano, yung nagtatrabaho dito sa ano, sa farm na kung saan kami na ano, kung saan kami nagpa-practice mag-milk. Nga pala guys, kung nagbabalak kayo na mag-student dito sa NTA, huwag na huwag yung kalimutan na magdala kayo ng bonnet. Eh, malaking tulong din to. Kasi minsan pag pumupupo yung baka, hindi natin maiwasan na matalsikan tayo ng tae. So, dyan pa lang sa Pinas, bili na kayo nito kasi mahal dito guys. Siyempre, in $1 is equivalent of 32 or some or 33 something. So, sa Pinas, bili na kayo ng ganito. Para, siyempre, para makatipid. Eto guys, nandito na yung mga baka. Nandito. Ayan na yung mga baka guys. Oh. Yan. Papunta na sila dito. Ito yun. Ito yun sila lahat yung mimilkingan namin. Well, 260 cows laman ata yung milkingan namin dito na farm. Dalawang farm kasi. Merong herringbone type tsaka meron ding rotary type. So ako, na-assign ako ngayon dito sa herringbone na ano, shed. Ayan na si Jun guys, yung kasama ko na mag-milking dito. Yan. Kailangan naka-gloves ka. Hi guys. Naka-PPE. Alat naka-overall. Simula mag-milking guys. Oh, yan. Ito ang proper. Mag-gloves ka talaga. Para sa kalusugan mo. So, ready na si Jun. Ready na kami. Naantay lang namin na makapasok lahat ng mga baka bago kami mag-start. So, nandito na yung mga baka guys. Ready na yan sila for milking. Ito yung tinatawag na herringbone. Ganitong amplastada ng herringbone na shed.